What's up? Jaden Yael here, and for today's vlog, guys, this is exciting kasi parang kahapon nakita ko trending yung Alone Together na trailer or teaser pa lang ng Lisken. So, panonoodin natin ngayon yan, guys, at mag-react ako. Okay, so, exciting. So, panoorin ko, tas try ko ipakita dito sa screen kasi available na naman sa YouTube. Pwede ba yun, guys? Hindi ko kasi ganun kasure. Pero, syempre, ano naman, owned by Black Sheep and Star Cinema naman tong trailer na sa YouTube. Pakita ko lang sa gilid. Since this is a reaction video, I think pwede naman kasi marami naman ako napapanood, diba? Ganun yung ginagawa. So, panoorin muna natin. Usually, pag nanonood ako ng trailer or teaser, teaser pa siya, official teaser. So, hindi pa siya trailer. Panoorin natin and then, avoid ko na mag-react habang pinapanood kasi usually nag-react na agad ako eh. Tapos, discuss natin ang mga observation ko, anong exciting dito sa bagong palabas ng Lisken. Ready na kayo, guys? Sige, ito na. Panoorin natin, ha? Sabay-sabay natin panoorin. Uno! Wow, ah! Magna cum laude standing, ga. Tapos, ang time ka pag-graduate, totoo ka ba? Gusto ko nang baguhin ang mundo. Mom! Ang galing mo! I love you! Sigurado ka ba dyan? Gusto mong baguhin ang mundo? Sigurado. Gusto mo, sama pa kita eh. Mababago natin ang mundo. To speak before you make you feel that love. Alam mo, hindi ko talaga alam kung anong nangyari. So we get fade into the night and you know the world could die and everything made a lie. Still you shake and cry. Cause time may subscribe. Okay, teaser pa siya, so kaya medyo bitin pa. 1 minute pa, parang mga 1 minute pa lang siya. Pero actually, okay na din. Alone Together, di ba? Pero unang pinakita yung Together, tapos pinakita yung Alone. Sige, my thoughts. Parang gusto kong ulitin ulit. Pero sige, anahin na natin. Discuss na natin. Number 27 show trending. Kalalabas lang dito, di ba? Pero sobrang trending agad. Siyempre, di ba, mga Lisken fans. Tsaka, actually, nung pinapanood ko siya, I now understood why it is under Black Sheep. Hindi siya under Star Cinema. Na, yung Star Cinema na pangalan, in-under siya ng Black Sheep. Sige, anong difference nun? Sa pagkakaalam ko, kasi I watched this interview ni, I'm not sure kung sino nag-interview kay Direk Olivia Lamasan. Parang she was able to explain in that interview the differences nung iba't iba mga production sa ABS-CBN such as Star Cinema nga, tapos Black Sheep, tapos marami pang iba. So sa pagkakaintindi ko sa interview na yun, ang Black Sheep, this is under ano pa din, syempre Star Cinema production. Pero kasi diba ang Star Cinema, meron silang formula. Medyo nag-ano din kasi ako sa writing sa mga pagsusulat. At mahirap kasi may formula yan. Ibig sabihin, 'di ba, yung typical naman sa Star Cinema production or yung sa yung mga palabas ng Star Cinema, magkakatuloy niyo babae, lalaki, or kung may conflict man, mare-resolve pa din towards the end. Kahit pa family drama yan, yung mga conflict, kahit romance, yung mga conflict mare-resolve pa din. So that's the ideal, 'di ba? Although may mga ilan-ilan na yung ending, halimbawa yung kay Patty, ano yan, starting over again, di ba, hindi nagkatuloyan si Piolo siya kasi Tony doon. Pero, kumbaga, makikita mo, may formula pa din. So, with Black Sheep, ito, ang kinikater nila is yung, kumbaga, mga out-of-the-box na concept. Of course, this is also for the millennials, the Gen Z, kasi di ba, yung mga excess baggage pa yun, yung kay Carlo, tsaka kay Angelica.
Tapos yung iba pang mga, kumbaga, out of the box na concept. So, obviously, this is something ano unusual for Lisken, una, kay Liza Soberano, siya kay Enrique Hill. Kasi, ano eh, ewan ko, hindi ko alam guys, ayoko maging spoiler. Actually, wala pa naman ako spoil kasi February 13 pa naman siya. Kaabang-abang yung magiging trailer niya. Pero sa ngayon, ang ganda ng pagkakagawa. Very Black Sheep. Ibig sabihin, ano, hindi yung typical. It's also very refreshing to see Lisken doing this movie. This time kasi parang, kumbaga, nakagraduate na sila sa mga role nila na pa-sweet lang, di ba? Yung ganon. Tsaka yung typical na drama movie or romance movie. So, parang ang okay tingnan. Anong thoughts ko nung pinapanood ko siya? Christine siya, di ba? Obviously, sa UP siya ginawa. Nangyari yung kwento. And sobrang talino ni Liza. Kasi, di ba, magna cum laude siya. Very proud si Enrique sa kanya. Ganun yung tinatakbo ng kwento. Tapos, sa umpisa, parang they're very in love with each other. Parang asaya-saya talaga nila. Estudyante sila. Tapos biglang nung pinakita yung Sunken Garden na naka-black, di ba na, oh, naka-black si Liza. Pero this, eto, ano na to, future. That's how I understood that. Guys, I'm not an expert. Pero sabi ko nga, sobrang hilig ko talaga manood ng mga movies. So marami na din ako mga ideas. There's really something dun sa scenario or sa scene na pinakita na si Liza Soberano. Present na yun kasi yung itsura niya, di ba, naka-makeup na siya, maayos na siya. So, looks na, it looks na this time she's a professional already. She graduated from college, probably working na, pero naka-black siya. Tapos parang yung mata niya, di ba, nasa Sunken Garden siya. Tapos may naglalakad siya, grabe ang ganda nung ano na yun, cinematography. Napansin ko agad. Pag kasi lagi ka nanonood ng movies eh. Hindi, ano lang, yan napansin ko lang naman. Ang ganda nung scene na yun. Tapos there's really something about that scene. Parang ang pinapakita doon this time, separated na sila. Or hiwalay na sila. Pero ang creepy doon kasi, di ba, nasa Sunken Garden, tapos mag-isa lang si Liza, nasa taxi siya. So parang, ewan ko kung depression yon, malungkot siya. Kasi di ba, biglang dumating si Enrique, tapos inano siya, tinapik siya dito, tapos parang gulat siya, tapos may linya siya na hindi ko talaga alam kung anong nangyari. Ewan ko, dami tumatakbo sa isip ko dun sa part na yon. Pero yun, ang dating ng trailer sa akin, they're not together in the present, but they were very happy dun sa past nila. Sobrang saya nila kasi may mga pangarap sila, ganun. Hindi ako maging spoiler, pero parang tingin ko, I don't know if you have watched the film My Perfect You. Filipino movie din yun eh. With Gerald Anderson naman and sino to? Pia Wurtzbach, si Miss Universe nung 2016 ba siya? Hindi ko na maalala. Pero diba about mental illness yun eh. May sakit si Gerald Anderson. So hindi, dun sa palabas na yun, sorry sa mga hindi pa nakakapanood, maging spoiler ako nun. Sa palabas na yun, hindi totoo si Pia Wurtzbach. Imagination lang siya. Ni ano, kumbaga gumawa ng mundo si Gerald na masaya, tapos si Pia Wurtzbach yung role niya doon, ano, nandun siya. Kumbaga siya yung ginawa ni Gerald Anderson. So that has something to do with mental illness. Is Chris, ano ba yung sakit na yon? Ang hirap niyang banggitin eh, pero ano, is schizophrenia? Parang ganun. I don't know if I pronounce it correctly ha. Pero ganon, parang medyo may dating sa akin na ganon. Di ko alam, ang isang pumasok sa isip ko nung napanood ko yung trailer. Pwedeng hindi totoo si Enrique Hill. Kasi ewan ko kung dahil ba sa sobrang talino ni Liza Soberano or pwedeng namatay siya. Grabe ako, dami ko lang iniisip. Wala pa nga, pwedeng namatay siya dun. Pwedeng totoo siya dun sa past. Tapos, eventually, nung natutupad na ni Eliza yung pangarap niya, nawala siya, namatay siya. Tapos, dun, ano na, parang imagination na lang din siya. Ewan ko, hindi ko sigurado guys ha, pero isa yun sa inisip ko. Pangalawang inisip ko, yung palabas ni Tony Gonzaga, tsaka ni, sino to, Piolo Pascual, napatay na pala si
patay na si Tony, di ba? Hindi totoo si Tony Gonzaga. Nung 90s, hindi naman 90s, early 2000, yung Nasaan Ka Man ni Claudine Barreto, Dator Ocampo, tsaka ni Jericho Rosales, di ba? Sabi ko sa inyo, sobrang addict ko sa movies, guys. Nasaan Ka Man, yung title nun. Yun, di ba, si Jericho Rosales, patay na siya doon, pero hindi kay Claudine Barreto, buhay pa siya. So, ewan ko kung medyo ganun yung konsepto ng palabas na ito. Kasi under Black Sheep siya eh, so medyo hindi typical yung kwento nito, that's for sure. That's one thing for sure, hindi ito, kumbaga out of the box yung kwento nito. Isa ding naalala ko movie yung Halik sa Hangin, ni Gerald Anderson din, tsaka ni Julia Montes, ba diba? Parang patay din si Gerald Anderson doon, pero hindi alam ni Julia Montes, or dahil nga parang hindi niya alam eh, pero basta yung parang ganung kwento. No, medyo may ganung dating sa akin. So, pwedeng si, kasi dun sa movie, kaya obvious na tingin ko si Enrique Hill yung pwedeng imagination lang or patay na. Hindi ko sigurado, guys, ha. Kasi, siya yung masaya eh. Tapos si Liza yung malungkot, siya yung, di ba, nakaitim. Tapos mas maraming, kumbaga parang POV or point of view ni Liza Soberano yung sa movie eh. Kaya tingin ko si Enrique Hill yung pwedeng imahinasyon or pwedeng patay na. Or pwedeng nang iwan. Kasi pwede din naman na yung kwento tumatakbo doon. Di ba? Tumatakbo sa they didn't end up together. Pero ang dami nilang pangarap nung estudyante pa sila. But eventually, yeah, they broke up. So pwede din naman na ganun. Di ba? Pero nakaka-excite to kasi Antoinette Hadaone, isa din to sa kumbaga kaabang-abang, baguhang director na kaabang-abang. Kasi syempre, maganda na din yung mga nagawa niyang pelikula. So those are my thoughts about this Alone Together. Teaser guys ha, abangan natin yung trailer, abangan ko din yung trailer. And then showing siya on February 13, definitely papanoorin ko siya, very exciting. Siya, for me, it's so refreshing to see Liza Soberano and Enrique Hill doing this movie. Si Liza kasi sobrang ganda talaga niya, di ba? Sobrang bagay din talaga sila. So, there you go, guys. That's just my, guys. Hindi ako nag-spoil, wala akong spoil. I just shared my personal opinion nung pinanood ko yung teaser. Maganda yung pagkagawa ng teaser, in fairness sa Black Sheep. Parang goosebumps nga dun sa part na parang yung transition from happy moments, biglang parang naging malungkot. Parang, ha? Ano to? Ang ganda ng pagkakagawa. Guys, kayo, napanood nyo na ba yung teaser ng Alone Together ng Liz Ken? If you have watched it, what are your thoughts? Comment down below, guys, if meron kayong gustong i-share or sumasang-ayon ba kayo, umaagree ba kayo sa opinion ko. Again, I am Jaden Yael, and guys, please subscribe to my channel. Marami akong mga ginagawang reviews about movies, about sports, about food, and other vlogs such as travel vlogs and etc. You can check out my channel. Thank you so much for watching. See you again next time. Bye, guys! What?